Nagsisimula ang pelikula sa dalawang piloto ng Royal Air Force na lumilipad sa isang rehiyon ng Afghan upang maghanap ng mga rebelde kapag inatak sila ng mga misil. Sa kabila ng pagsisikap na makaiwas sa mga misil, natatamaan pa rin sila at napipilitang eject mula sa kanilang mga fighter plane. Matapos ang matagumpay na pag-atake, mabilis na sinundan ng mga rebelde ang mga piloto ng Britanya kung saan sila makararating upang matapos nila ang mga ito. Pagkatapos, ang isa sa mga piloto, si Johnson, ay tumitingin kung ang kanyang kapwa piloto, si Kate, ay buhay pa. Nang makitang okay na siya, sininyasan siya ni Johnson na manatiling tahimik dahil alam niyang nasa malapit ang mga rebelde. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang pistola at nagpaputok sa isang kaaway, ngunit ang kaaway ay humaharap sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa kanyang mas malakas na rifle. Pagkababa ni Johnson, nagpanggap si Kate na patay na para lalapitan siya ng kalaban. Kapag ang kaaway ay nasa kanyang saklaw, mabilis siyang pinatay ni Kate at pagkatapos ay pinaputukan ang iba pang kalapit na mga kaaway hanggang sa isa na lang ang natitira. Sa pagpapaputok sa huli, napagtanto ni Kate na ang kanyang pistola ay naubusan ng amo. Pagkatapos ay sinubukan niyang gumapang sa pinakamalapit na rifle, ngunit bago niya ito maabot, pinaputukan ni Johnson ang huling rebelde. Pagkatapos nito, namatay si Johnson sa kanyang mga sugat. Nang walang oras upang magdalamhati, inipon kaagad ni Kate ang mga bagay na kailangan niya upang mabuhay bago lumipat. Pagkatapos ay mabilis siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaalyado para sa reinforcements, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Sa kalaunan, nakarating siya sa isang lokasyon na dating isang underground Soviet Union bunker. Dumiretso lang si Kate sa metal na pinto ng bunker, nang hindi nag-iisip ng dalawang beses. Kapag nasa pintuan na siya, dumating ang mga reinforcement ng kaaway sa pinangyarihan at agad siyang pinaputukan. Mabilis siyang nagtago at nagpaputok sa kanila, pinapatay ang hindi bababa sa dalawang rebelde. Sa puntong ito, nagpa siya ang isa sa mga rebelde na magpaputok ng rocket launcher patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, iniiwasan ni Kate ang missile, at sa halip ay tumama ito sa metal na pinto. Dahil bukas na ang metal na pinto, nakikita ito ni Kate bilang isang pagkakataon upang makalayo sa kanyang mga kaaway. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo sa loob ng bunker, ngunit ibinaba niya ang kanyang baril sa pintuan dahil hindi ito kasya. Dahil bukas ang pinto, tumakbo pa si Kate sa loob ng medyo madilim na bunker. Siya pagkatapos ay natitisod sa isang napakalalim na butas na may hagdan bilang tanging daanan nito. Bagamat ayaw niyang bumaba sa hindi kilalang kadiliman, nagpatuloy pa rin siya sa pagbaba upang siya ay mabuhay. Pagkababa, ipinagpatuloy ni Kate ang kanyang paglalakbay patungo sa hindi alam. Kasama ang kanyang kulay birding glow stick bilang tanging pinagmumulan ng liwanag. Dahan-dahan ngunit tiyak, dumaan siya sa madilim na parang kuweba na daanan ng lumang bunker. Habang ito ay nangyayari, ang mga kaaway ay pumapasok din sa bunker upang sundan siya. Nang maglaon, natitisod si Kate sa isang mummified na bangkay, na may mga nakakalat na mga talang pangagham sa tabi nito. Kinuha niya ang maliit na kamera sa mesa, bago ipinagpatuloy ang paglalakad sa dilim. Gayunpaman, biglang lumapit sa kanya ang mga kaaway, na nag-udyok sa kanya na itapon ang glow stick at tumakbo sa kadiliman. Habang hinahanap siya ng mga rebelde, biglang bumukas ang mahinang ilaw sa buong bunker. Nakita nila ang silweta ng iba't ibang halimaw na nilalang sa loob ng mga lalagyan. Habang ang mga kaaway ay bahagyang ginulo, inatake ni Kate ang isa sa kanila at nagawang nakawin ang kanyang baril bago tumakas. Pagkatapos ay ipinagpalit nila ang mga bala laban sa isa't isa. Sa sumunod na putukan, nabasag ang isa sa mga lalagyan na naglalaman ng kakaibang nilalang, na naglabas ng hindi kilalang nilalang sa loob. Dahil sa dami, nakita ni Kate ang isang vent sa lupa sa tabi ng kakaibang nilalang. Nang walang pag-aalinlangan, sumisid siya sa vent at ginawa siyang makatakas. Dahil nakita nilang dumaan siya sa vent, tinangka ng mga rebelde na hanapin siya sa pamamagitan ng pag-iilaw sa makipot na daanan kung saan siya gumagapang, ngunit matagumpay na naiwasan sila ni Kate. Sa oras na ito, ang isa sa mga rebeldeng naiwan ay nagtangkang itago ang kakaibang nilalang na may takip na plastik, sa pamamagitan man ng paggalang o sa simpleng pagkasuklam. Gayunpaman, nabuhay ang nilalang at agad na inatake ang lalaki. Nang maglaon, nakita ng isa pang rebelde ang kanyang kasama na kinakain ng halimaw. Dahilan upang isara niya kaagad ang pinto. Samantala, kalalabas lang ni Kate sa vent. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa pinakamalapit na hagdan, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga rebelde. Ngunit dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip, nagawa niyang talunin ang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa kanyang flare stick, laban sa kalaban. Parang armado ng laser pointer, tumpak na tumama ang flare sa dibdib ng rebelde. Pagkatapos ay umakyat si Kate pabalik sa hagdan na humahantong sa pintuan sa harap ng bunker. Habang siya ay aalis na, isang kaaway na nakaligtas sa kanilang laban kanina ay humawak sa kanyang paa. Biglang napunit ng isang napakalaking kamay ang mukha ng rebelde. Agad na tumakbo si Kate palayo sa pinto ng bunker, nang muntik na siyang mapaatras ng halimaw. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya sa engkwentro at mabilis na nilock ang gate.
Gabi na ngayon sa labas, at agad na itinutok ng isang kalaban na nagngangalang Kabir ng Baril ang pagod na si Kate. Ngunit sa halip na patayin o kunin siya bilang isang bilanggo, si Kabir ay nagmamadaling tumakas mula sa lugar nang mapansin ang halimaw sa pintuan ng bunker. Para sa kadahilanan ito, naiwan si Kate na mag-isa upang ayusin ang kanyang sarili sa ilang ng Afghan. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad, hindi sinasadyang nabangga siya ng isang Humvee na may apat na sundalong Amerikano sa loob. Matapos nilang kumpirmahin na si Kate ay nasa kanilang panig, tinulungan ng mga sundalo si Kat sa kanilang Humvee at itinaboy siya pabalik sa bus. Ngunit bago yon, ninakaw ng isa sa mga sundalong nagngangalang Lafayette ang locket ni Kate. Kinabukasan, kinausap ni Kate ang isang mata na si Finch, ang commanding officer na namamahala sa kampo. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang bagay sa bunker na kailangan nilang agad na patayin at sirain. Si Finch, gayunpaman, ay hindi nais na ipagsapalaran ang buhay ng kanyang mga tauhan, at sa palagay niya, ay naghahallucinate lang si Kate. Kinuha niya ang kamera na nakita niya sa bunker. Nagalit ito sa kanya dahil alam niyang totoo ang kanyang nakita. Isang sundalo, si Hook, ang pumasok sa tent upang ipaalam kay Finch na nakahanap sila ng rebeldeng magtatanong na si Kabir na tumakas kanina mula sa bunker. Sa puntong ito, umalis si Kate sa tent. Pagkatapos ay nakatagpo niyang muli si Lafayette at hinihingi ang kanyang ninakaw na locket. Nang tumanggi si Lafayette na ibalik ito, lumitaw si Hook at pinagsabihan ang kanyang kapwa sundalo sa pagnanakaw ng mga alahas. Dahil dito, ibinalik ni Lafayette ang locket at kinumbinsi ni Hook si Kate na pumunta sa doktor. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang kampo na ito ay kung saan ang lahat ng masasamang sundalo ay nakatalaga. Halimbawa, si Finch ay dapat na isang koronel na nademote sa major pagkatapos ng isang mapangwasak na pagkakamali, at si Lafayette ay may masamang ugali ng pagnanakaw ng mga bagay. Pagkatapos, si Kate ay ginagamot ng isang doktor na kinikilala na ang kanyang sugat ay hindi sanhi ng isang bala, ngunit hindi niya ito tinatanong kung saan niya ito nakuha. Pagkatapos ng paggamot, pumunta siya upang makita si Kabir, na mukhang nabigla pa rin sa kanyang nakita. Sinusubukan niyang kausapin siya, ngunit sinabihan siya na si Kabir ay tila hindi nagsasalita at nakakaintindi ng Ingles. Pagkatapos ay pumasok si Hook sa tent at nakipag-usap kay Kate, pati na rin ang isang sundalong British na nagngangalang Jones. Dito, nagtatanong si Hook tungkol sa bunker dahil tila wala ito sa mga mapa ng rehiyon. Sinubukan ni Kate na ilarawan kung ano ang kanyang nakita, kabilang ang mga nakasulat sa pinto ng bunker. Dahil mayroon siyang photographic memory, nagawa niyang muling isulat ang Russian writing na nakita niya. Hindi alam ng mga sundalo ang Ruso, ngunit sinabi ni Kabir sa kanila na ang ibig sabihin nito ay huwag buksan sa Russian, na nangangahulugang nagsasalita siya ng Ingles. Ang mga sundalo pagkatapos ay nalilito dahil kung ang bunker ay mula sa panahon ng Soviet. Nangangahulugan iyon na walang sinuman ang dapat na mabuhay ng ganoon katagal sa loob. Nang gabing iyon, ang ibang mga halimaw ay tumatakas din sa kanilang mga lalagyan. Dahil marami na sila, nabuksan ng mga halimaw ang pinto ng bunker. Ang mga halimaw pagkatapos ay hindi nag-aksaya ng oras upang pumunta sa base at agad na patayin ang isa sa mga sundalo sa panahon ng pagbabago ng shift. Di nagtagal, nakita ng isa pang sundalo ang mga halimaw na tumatakbo sa gabi. Siya pagkatapos ay sumigaw na sila, ay nakatagpo ng mga kaaway na gumising sa buong kampo. Dahil dito, ang bawat isa sa kanila ay agad na pumupunta sa kanilang pwesto upang ipagtanggol ang base. Samantala, iniulat ni Hook kay Finch na ang kanilang mga kaaway ay hindi mga rebelde kundi ilang mga halimaw. Para sa kadahilanan ito, pinapayagan ng Finch ang paggamit ng anumang mga armas na kinakailangan upang maalis ang mga ito. Gayunpaman, ang mga halimaw ay napakalakas at mabilis para labanan nila. Sa kalaunan ay nakapasok sila sa base at isa-isang pinapatay ang mga sundalo. Ang isa sa mga halimaw ay bumabara sa loob ng tent ng doktor kung saan nakatira sina Kate at Kabir. Mabilis na pinasuko ng halimaw si Kate gamit ang dila nito. Bago magawa ng nilalang ang anumang bagay sa kanya, iniligtas ni Kabir si Kate sa pamamagitan ng paghiwa sa halimaw hanggang sa mamatay ito sa isang nakakatakot na paraan. Sa pagliit ng kanilang bilang, wala nang ibang pagpipilian ang mga sundalo kundi ang muling magsama-sama sa gitna ng kampo. Si Hook, kasama ang doktor, ay bumalik upang iligtas si Finch sa kanyang opisina. Dumating sila sa tamang oras upang iligtas ang kanilang commanding officer mula sa napipintong kamatayan, at si Finch ay nagpapatuloy upang talunin ang halimaw gamit ang isang baseball bat. Pagkatapos ay inutusan sila ni Finch na iwan siya doon dahil makakasama lang siya sa kanila dahil sa kanyang injury. Ngunit iginiit ni Hook na dapat silang sumama. Samantala, pumunta si Kate at isa pang sundalo sa armory para kumuha ng mas maraming armas, ngunit ito ay nakalock. Matapos i-unlock ang pinto, nakakadismaya nilang nalaman na walang armas doon. Maya-maya, nakita si Hook, Finch, at ang doktor. Bigla silang tinambangan ng isang halimaw at agad na pinaputukan ng mga kawal ang nag-iisang nilalang. Habang sila ay abala sa pagpapaputok dito, si Kate ay nakakuha ng palakol mula sa armory at tumalon sa halimaw upang tagtarin ito, kasama si Hook na tinapos ito ng putok. Gayunpaman, ito ay isa lamang halimaw. Ang iba pang mga halimaw ay malapit nang dumating. Napinilit ang natitirang mga sundalo na ikulong ang kanilang mga sarili sa loob ng armory.
Dahil walang malay si Finch mula sa kanyang sugat, inutusan ni Hook ang natitirang mga sundalo na maghintay hanggang bukas upang makita kung may magbabago. Habang naghihintay sila ng liwanag ng araw, nagtanong si Hook Kabir tungkol sa kanyang nalalaman. Siya ay tumugon na ang pagsalakay ng Soviet sa Afghanistan ay lubhang nagbago sa rehiyon kung saan siya nakatira. Ayon sa kanya, nagsimulang mawala ang mga lalaki at babae mula sa kanyang nayon noong panahon ng digmaan. Kasama na ang kanyang ama. Ang mga pagkawalang ito ay biglang tumigil nang tuluyang umatras ang mga Soviet mula sa labanan. Nang sumunod na araw, sinuri ng mga sundalo ang base at nalaman na wala na ang mga halimaw, pati na rin ang mga katawan ng kanilang mga nahulog na kaalyado. Pagkatapos ay tinitingnan ni Hook si Kete kung ayos lang siya, at tumugon siya na nagdududa siya kung makakauwi sila. Pagkatapos, nakuha ng mga sundalo ang bangkay ng isang halimaw, at ang amoy na nagmumula sa katawan nito ay agad na ikinaiinis sa kanila. Dahil ang doktor ang pinaka-professional tungkol sa mga katawan, sinuri niya ang anatomy ng halimaw. Sa pagsuri, nalaman niyang ang katawan ng halimaw ay makapal na parang baluti, ngunit mahina ito laban sa sikat ng araw. Pagkatapos ay binuksan niya ang halimaw gamit ang isang power tool, at nakakagulat na natuklasan na may mga organo ng tao sa loob. Dito unang nag-usap si Finch simula kagabi. Agad siyang humingi ng tawad kay Kate, dahil alam niya ang tungkol sa mga halimaw sa lahat ng panahon. Ayon kay Finch, ang Army Intelligence ay nakatutok na sa rehiyon sa loob ng maraming dekada. Dahil lang sa kamera nalaman ni Kate na nakumpirma nilang totoo ito. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit sinalakay ng Unyong Soviet ang Afghanistan ay dahil nakakita sila ng isang alien na bagay na bumagsak sa rehiyon. Nagawa nilang matagumpay na pagsamahin ang mga dayuhan sa mga paksa ng tao, ngunit ang mga resulta ay naging napakapangit sa halip. Dahil dito, ang mga sundalo ngayon ay inilalagay sa isang delikadong posisyon dahil hindi sila makatakas dahil sa kapwa rebelde, halimaw. Habang si Finch ay nagbibigay ng masiglang pananalita tungkol sa pagtatanggol sa kampo. Ang patay na halimaw sa mesa ay biglang nabuhay at agad na inatake si Kete. Habang sinasakal nito si Kete, gamit ang mga galamay nito, sinusubukan ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang salakayin ang napakalakas na halimaw. Sa huli ay nakatakas si Kete sa mga hawak nito. Sa oras na ito, bayanihang nailigtas ni Finch ang natitira sa kanyang platon sa pamamagitan ng pagtakbo patungo sa halimaw na may hawak na isang live na granada sa kanyang kamay, na halos agad na namamatay. Ngayon, pito na lamang silang natitira upang ipagtanggol ang kanilang sarili, at sa wakas ay pinakawalan ni Hook si Kabir na ang mga kamay ay nakatali sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos, inilagay nila ang bangkay ni Finch sa isang body bag nang masira ang radyo ng komunikasyon at may limitadong mga bala, nagpa siya ang mga sundalo na pumunta sa isang misyon upang sirain ang pugad ng halimaw na siyang Soviet bunker. Habang naghahanda sila, sinabi ni Hook kay Kabir na malaya siyang umalis sa lugar. Ngunit nagpa siya siyang sumama sa kanila dahil gusto niyang ipaghiganti ang mga tao sa kanyang nayon na nag-eksperimento. Matapos maghanda para sa paparating na labanan. Sa wakas ay lumipat ang pangkat. Ang plano ay simpleng magtapon ng kargada ng C-4 sa ibabaw ng malalim na butas sa loob ng Soviet bunker. Ito ay pagkatapos ay sasabog ang lugar, kaya bitag ang mga halimaw sa loob. Naging maayos ang plano hanggang sa mahila si Hook pababa ng halimaw sa malalim na butas. Ngunit biglang nakipag-usap si Hook kay Kete sa pamamagitan ng kanilang radyo. Sinabi niya sa kanya na tapusin ang misyon nang wala siya dahil ang mga aksidenteng tulad nito ay nangyayari sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay natumba siya ng halimaw. Gayunpaman, determinado si Kete sa kanyang desisyon na iligtas ang kanyang kasama. Kahit na ito ay isang hangal na pagpipilian, pinamamahalaan niyang magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga sundalo upang iligtas si Hook. Dahil dito, gumawa sila ng bagong plano kung saan bababa ang mga sundalo sa isang plataforma na nakatali sa Humvee. Pagkatapos nilang iligtas si Hook, hihilahin silang lahat pabalik ng doktor na namamahala sa Humvee kapag narinig niya ang signal. Habang isinasakatuparan ng squad ang planong ito, nakatanggap ang doktor ng utos mula sa intelligence ng hukbo na ang lahat ng unit sa lugar ay kailangang lumikas ng mabilis dahil pasasabugin nila ang lugar. Nangangahulugan ito na ang squad ay mayroon lamang 20 minuto upang iligtas si Hook mula sa 17 panganib. Samantala, nagising si Hook sa isang silid at nakakita ng isang halimaw na kumakain ng ilang laman. Nararamdaman ng halimaw ang kanyang mga galaw at agad siyang sinupil gamit ang mga galamay nito. Pagkatapos ay kinagat ni Hook ang mga galamay na nakapulupot sa kanyang lig, napilit na binitawan siya ng halimaw. Pagkatapos ay sinaksak niya ang isang kutsilyo sa baba ng halimaw at tinutusok ito ng ilang beses upang patayin ito. Bumalik sa squad, nalaman nila sa laboratorio ng bunker na pinatuyo ng mga halimaw ang dugo mula sa katawan ng mga nahulog na sundalo sa pamamagitan ng paggamit ng mga tubo. Matapos masubaybayan ang mga tubo sa isang lokasyon, ang squad ay nakagawa ng isang nakakagulat na pagtuklas na ang mga halimaw ay muling nagpapasigla sa isang mas malaking halimaw. Sa wakas, muling nagkita sila ni Hook na tumakbo patungo sa kanila na may halimaw na humahabol sa kanya. Matapos mabilis na talunin ng squad ang halimaw na yon. Natanggap nila ang signal na nagpapahiwatig na kailangan na nilang bumalik. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling ito, ang iba pang mga halimaw ay nagsisimulang lumitaw. Matalinong naghanda ng pananambang ang mga halimaw para sa grupo dahil alam nilang ililigtas si Hook.
Dahil dito, mabilis na isinara ng squad ang pinto sa laboratorio. Isinakripisyo ni Jones ang kanyang buhay nang pigilan ang mga halimaw na buksan ang pinto. Pagkatapos ay tumakbo sila pabalik sa platform, ngunit naiwan si Lafayette nang hindi nalalaman ng iba pa sa kanila. Dahil dito, kapag nakarating na sila sa platform, ay napagtanto nila na mayroon silang isang miyembro na nawawala. Bumalik si Hook para sa kanya. Sa labas ng bunker, may sariling problema ang doktor dahil inaatake ng mga rebelde ang bunker. Dahil dito, mabilis siyang lumukso sa machine gun sa ibabaw ng Humvee at pinaputukan sila. Sa kanyang pakikipagbarilan laban sa mga rebelde, ang machine gun sa kasamaang palad ay nakajam na nagbukas ng pagkakataon para sa isa sa mga kaaway na atakihin siya ng malapitan. Samantala, si Lafayette ay buong tapang na lumalaban sa isa sa mga halimaw kahit na tinalo ito ng buong lakas. Gayunpaman, ang kanyang swerte ay naputol nang dumating ang isa pang halimaw at kainin ang kanyang mukha. Kapag bumalik si Hook para sa kanya, huli na ang lahat dahil patay na si Lafayette. Pagkatapos ay lumaban siya laban sa halimaw, ngunit ito ay biglang nagambala kapag ang nakatanim na si Apat ay sa wakas ay sumabog. Sa kabutihang palad, nakapasok si Hook sa isang maliit na silid na iniligtas siya sa pagsabog. Sa labas, sa wakas ay natalo na ng doktor ang isa sa mga kaaway na umatake sa kanya. Pagkatapos ay pinindot niya ang pindutan na magbibigay daan sa platform na bumangon. Gayunpaman, sa halip na tumaas ang platform, ang Humvee ay dahan-dahang hinihila sa loob ng bunker sa halip. Sinubukan ng doktor na pigilan ang mabagal na paggalaw ng Humvee, ngunit masyadong mabigat ang sasakyan para itulak niya ito pabalik. Ang masama, ginagawa rin niya ito habang sinusubukang iwasan ang mga bala ng kaaway mula sa pagtama sa kanya. Sa kalaunan, ang doktor ay walang pagpipilian kundi iwanan ang Humvee. Para sa kadahilanang ito, ito ay bumagsak patungo sa squad na ngayon ay napapalibutan ng ang mga halimaw. Ngunit bago tumama ang sasakyan sa platform, nakataka si Kate. Dahil dito, siya ang nag-iisang nakaligtas mula sa plataforma. Pagkatapos ay nakatagpo niya si Hook na buhay at maayos. Pagkatapos ay kumapit sila sa isang lubid at mabilis na umakyat pabalik sa pasukan ng bunker. Sa labas, ang doktor ay nahuli ng mga rebelde na itinali siya at binugbog siya ng walang kabuluhan. Pagkatapos ay tinangka nilang putulin ang kanyang ulo habang kinukunan ito gamit ang kanilang telepono, ngunit agad silang pinatay ni Kate at Hook. Ilang segundo na lang ang natitira bago ibinagsak ng hukbo ang bomba sa paligid ng lugar. Ang tatlong natitirang nakaligtas ay mabilis na tumakas at nagawang makalayo sa tamang oras. Samantala, isang helicopter ang bumaba sa abandonadong kampo ng sundalo. Hinahanap ng dalawang espesyal na sundalo na nakasuot ng all black attire ang mahalagang kamera na dapat ay nasa pag-aari ni Finch, ngunit hindi nila ito mahanap. Ito ay lumabas na si Kate ay may ito at ito ay ibinigay sa kanya ni Lafayette bago siya namatay. Ang pelikula ay nagtatapos sa tatlong nakaligtas na bumalik sa kotse upang tuluyang magmaneho palayo sa lugar. Ngunit sa oras na ito, ang kotse ay naubusan ng gasolina. Ito ay isang mababang budget na pelikula na kapansin-pansin mula sa mga epekto at props. Gayunpaman, habang ito ay kulang sa budget, ang pelikula sa anumang paraan ay nakakabawi sa pamamagitan ng cinematography sa ilang mga lugar at kung paano ang kwento mismo ay namamahala sa kawili-wiling paghabi ng mga makasaysayang katotohanan sa fiction, sa gayon ay lumilikha ng isang ideya na maaaring mag-udyok sa isa na mag-isip. Ngunit nakalulungkot. Ang ideyang ito ay hindi mas pinalawak, sa halip ay tumutuon sa medyo cheesy na mga dialogue at overacting ng ilang mga character. Sa pangkalahatan, bagamat ang pelikula ay may isang kawili-wiling premise para sa akin, ito ay nag-aalok ng wala nang higit pa na magpapasigla sa akin na panoorin ito muli.